Kanina, inanunsyo ng Department of Budget and Management ang pag-aproba ng 4.1 billion pesos sa ilalim ng Targeted Cash Transfer o TCT program. Mapupunta ito sa 4 na milyong beneficiaries na makakatanggap ng 500 pesos kada buwan o 1,000 sa loob ng 2 buwan. Tulong ito para sa mga bottom 50% na sambahayan sa buong bansa o yung mga pinaka-apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang bilihin. Ayon kay DSWD spokesperson Romel Lopez, bahagi itong 4.1 billion pesos ng 12.4 billion peso TCT program na sinimulan pa ng Administrasyong Duterte. Natuwa ang senior citizen na si Anita Lagardo nang marinig niya na may bagong parating na ayuda bilang tulong para sa napakataas ng presyo ng bilihin ngayon. Okay na rin yan sa akin dahil walang-wala talaga. Nagbabayad pa kami sa ilaw, nagbabayad pa kami sa tubig, ang gamot ko pa buwan-buwan. Ang tricycle driver na si Leonor Enoho, hinihintay pa rin ang pangakong subsidiya para sa mga transport groups ilang buwan na ang nakalipas. Ikinatuwa man ang dagdag ayuda, may iba siyang panawagan sa pamahalaan. Sana maglika ng maraming trabaho para hindi lahat nagugutom, hindi lang umasa sa ayuda. Para kay Ryan Manrique, isang financial planner, malaking tulong din ang 500 piso kada buwan. Pero mas mainam din kung gagamitin ito para makapagsimula ng pagkakakitaan. Halimbawa, pwede gamitin ang 500 para bumili ng bagong pananim na pwedeng palaguin o kaya lutuin bilang paninda. Possible ba na maging income generating activity ito or magkakaroon sila ng income out of 500 pesos? I think oo, sa non-profit organization na kinababilangan ko, we've been coaching, saka tinutulungan namin yung mga grupo na ito para makapagsimula sila somehow sa maliliit na kapital para mapalago nila ito. Possible nangyari ba ito? Ano bang success nila? May mga success din naman. Sa ngayon, inaasahang mananatiling mataas ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Nakatakdang ilabas ng gobyerno ang inflation rate para sa July ngayong linggo. At sa tingin ng Bangko Sentral, posibleng umabot ito sa 5.6 hanggang 6.4% dahil sa taas ng presyo ng pagkain at pamasahe. Pero umaasa si BSP Governor Felipe Medalla na bababa ang inflation rate sa susunod na taon. Warren De Guzman, ABS-CBN News.